Hello Melgoers all over the world! Parang kailan lang, kung natatandaan nyo, parang ang ninanamnam natin, sunset ng Boracay. Ngayon, ito ang nagpapamangha sa atin, ibang sunset naman, at dito yan, sa may Hong Kong! And nag-start na kasi yung paglamig dito sa Hong Kong, kaya gustong gusto namin dito. So, smooth na ba siya? Kamusta ba yung DIY transportation, Octopus card, and then pati yung SIM card, lahat? I-discuss namin sa inyo. Pero syempre sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, mag-subscribe po muna kayo at i-like at i-follow nyo na po kami sa aming mga social media accounts. Ano pa bang gagawin? Tara na! Go with me, Mel! I just want us to go. Good morning, everyone! Guys. Yeah, super early. 4 a.m. and today is November 20 and we're going to Hong Kong! Babalik ulit tayo sa Hong Kong. So this year, pangalawa na natin to. Kasi ang dami pala namin hindi pa nagawa sa Hong Kong. I mean, hindi na kami yung mamamasyal na pasyal talaga. Ang dami pala namin gustong gawin. For example, kumain ng kumain, ganyan. And hindi tayo nakatawid ng Macau. So this time, tatawid tayo ng Macau. So super smooth naman sa pagbabayad ng travel tax. Siguro guys, yung mga nagbabayad ng travel tax, online na. So, kami ang mga nag-benefit, yung mga koripot, yung ayaw magbayad ng mga service charge. So, tayo, yung mga nag-benefit. Kasi, mas konti yung pila. Actually, wala nga pila. Lalo na kung doon kayo sa may gate 1. Doon sa may gate 1, pagpasok nyo doon, as in, wala talagang pila. So, ito yung situation na, actually, yung daming tao, nagulat kami. Ayun o, doon sa may kabilang part, lalo ang daming tao. Dito sa may Air Asia, ito lang kasi Hong Kong lang yung flight ngayon dito ng Air Asia. Pero yung Cebu Pacific, ang daming tao ito, ang daming naghihintay dito ng tao. 4 a.m. yan guys. Guys, nakapag, ano ba tawag na ito? Pag-check-in na tayo. Although nakapag online check-in na tayo, pero kung nakapagka-international, ganun talaga. So mabilis din. Super bilis lang din talaga. Alam nyo kung ano mahirap guys. Yung from sa amin, sa Nabotas. Papunta dito sa airport, grabe. Lagpas isang oras kami naghintay ng ano, ng Grab. Tapos wala talagang pumapasok sa amin. So ang ginagawa pa namin, nag-jeep pa kami na para medyo makalapit sa may monumento. So guys, ito nga pala ha. Tatandaan nyo, kailangan na kailangan nyo ng e-travel. Kasi kapag wala kayong e-travel, ang mangyayari, pipila kayo dun sa may immigration. Kasi hindi naman nyo nahanapin sa may check-in counter. Kapag dating nyo ng immigration, kapag iskan ng passport ninyo, doon lalabas kung meron kayo i-travel o wala. So imagine, ang tagal nyo pumila tapos wala kayo travel. Itong mangyayari guys, ito o, ayan. Meron dito mga nagpipill out. So ganyan na mangyayari guys. Sayang naman yung pinila nyo ng immigration. Tapos yung kabang-kaba kayo. At saka mas maganda na, no, na pag, pagkatapos ng check-in, pasok agad sa immigration, oh, ng ibang gagawin. Yun nga, yung kabang-kaba kayo. Tapos yung pala, hindi pa rin kayo papapasokin kasi wala kayong e-travel. So tara na, pira na tayo sa immigration, guys! Dumadami yung tao. Guys! Tapos na tayo, grabe! 1.5 hour yung pila. And then mamaya kukwento namin sa inyo, ang gulo-gulo talaga, promise. Eto na ka! So sige, habang naghihintay tayo, kwento na tayo. Eto kasi nangyari, guys. Kaya sobrang tagal. So di ba nakapila kami sa immigration? Guys, kasi ang konti ng immigration officer ngayon. Dati kapag ganitong oras, as in, ano ang konti lang nung ano, ang konti lang ng pasahero dati. Tapos marami immigration officers. Ngayon, baliktad yung nangyari. Ang dami ng pasahero. And then, ang konti ng immigration officers. Ganito ang nangyayari, guys. So, nakapila na kami, di ba? Nakapila kami lahat. Tapos, mayat maya, from sa likod namin or out of nowhere, biglang may sisingit. Pero nagpapaalam naman na, in a nice way. Parang sinasabi nila na magpa-final call na daw sila. So, kaya nakikiusap sila na mauna. So, isa, dalawa, tatlo. So, okay lang, payag naman lahat, pumapayag naman lahat. Dumating din na parang yung iba hindi na pumapayag. Kasi syempre, totoo din naman. Kasi baka ang mangyayari, kapapayag namin na masingitan, baka ang mangyayari, pati kami maging final call na. So, ganun yung mangyayari. So, ayun, nung mga unang beses, mga tatlo, apat, lahat pumapayag. Pero nung panglima na, panganim na, kami okay lang kami, dead man lang kami. Kasi nga, ang flight pa naman namin, 8 o'clock pa. Eh, by that time, mga 4:30 pa lang naman. So, yung iba hindi na pumapayag. So, ayun yung nangyari. Kaya pahaba ng pahaba yung pila. And then, finally, nung mga 1 hour na kami naghihintay, biglang ano na, nagbukas na yung maraming immigration officer. So, ang bilis na bigla nung pila. Guys, waiting na lang tayo sa ating boarding gate. Actually, originally,
1:03 tayo, pero gaya nga ng lagi namin sa inyo sinasabi, lagi kayong makikinig kasi from time to time nababago yung gate natin. So, naging gate 1:06. So, sa susunod na magkikita tayo, guys, nandun na tayo sa may Hong Kong. See you in Hong Kong! Guys, touchdown Hong Kong! And AirAsia kasi yung sinakyan natin. That's why nandito tayo sa may Terminal 1. So para makapunta tayo doon sa may immigration, kailangan natin sumakay muna ng train. O diba? Ang social. May train sa loob ng airport. So hindi ka rito lalakad ng lalakad kasi from Terminal 1 papunta doon nga sa may immigration, naka-train tayo. So, ganun dito, hindi mo lalakarin. Ganun na yung train, guys. Parating na. So, wala pa yung 2 minutes. Ganun siya. So, diba, alam nyo yun yung maganda talaga sa may ibang bansa. Ayan na naman, baka magalit na naman kayo. Sabihin nyo, compare na compare. Pero, ganun kasi talaga. Alam nyo yun, yung pinaprioritize nila yung comfort at saka yung convenience ng mga tourist. So, dito na tayo. So, for sure, wala pa tong mga 3 minutes. Pero maupo pa rin tayo para ma-experience pa rin natin. Sa bago na to, solo lang natin. Yeah, solo lang namin to. Oh, ayan, oh, di ba? Nandito tayo pa niyan sa may loob ng airport, guys. Nakasakay pa nga pala namin si ano. Si Karil. Tsaka yung asawa niya, si Yael. Yes! And guys, nakalabas na tayo ng train. So ngayon naman, didiretso na tayo sa may immigration. So last time, ang hinanap lang dito ng immigration, yung hotel booking at saka nga, yung ticket pabalik ng Pilipinas. So tingnan natin ngayon kung ganun pa rin. Sa pagsasabi tayo sa immigration, actually, hindi namin matandaan na meron palang pinilaw na ganito. Ayan. So para lang naman itong ano ba tawag dito? Parang departure card, something like that. So hindi, wala namang binibigay sa may aeroplano. So dito namin yung pinilautan bago kami pumila ng immigration. And then, guys, hindi na nga pala rito nagtatatak. So ganito na siya. Bibigyan kayo ng sticker. Ayan. So wala, walang tanong sa amin, guys. Last time, hinanapan kami ng hotel bookings at saka ng plane ticket pabalik ng Pinas. So ngayon, as in, walang question. So ngayon naman, kukunin na natin yung SIM card na binook natin sa may Klook. And then, hindi na rin tayo magpapapalit ng pera kasi dito na tayo mismo mag-withdraw. Plus, kailangan din natin loadan yung ating Octopus card. Kapag wala pa yung Octopus card, kailangan nyo rin yun kasi yun talaga yung ginagamit dito para sa may means of transportation kasi itatap nyo lang yun ang itatap. So, lahat yun, kung wala pa kayo, meron nun sa Klook. Siyempre, para makatipid kayo, gamitin nyo yung aming promo code na Go with Mel para magkaroon kayo ng 5% discount sa lahat na activities all over the world. Guys, after nyo maklear sa may immigration and then paglabas sa paglabas nyo ng custom, eto ka agad dyan, guys. So, nandito yung kanilang tourism board. So, pila lang kayo dyan kasi pwede ko dyan humingi ng 100 HKD coupon, which is equivalent to 700, di ba? Sayang din yun. Eh, dalawa kami ni Enzo. So, imagine, 1,400 yun. And then, i-claim nyo na lang siya. Mamimili kayo kung saang restaurant nyo siya gagamitin. So, ayan ha. Ayun, mga tipid tips. Dapat alam nyo yung mga ganyan. Eh, kami talaga, inaalam namin yung mga ganyan. Kasi nga, alam nyo naman tayo. Gusto natin kung saan tayo makakatipid. Doon tayo. Tsaka, laking tulong nun. Lalo nyo sa menu first. Sa may Taiwan natin, di ba? Yes! So, pagkatapos nyo, paglabas nyo dito, eto, nandito sa may tapat naman, yung mga kukuwanan ninyo ng SIM card. So, depende kung saan yung SIM card ninyo. So, kami dito kami sa may AO7. So, eto lang naman yan. Paglabas nyo lang yan, marami dyan. And then, yun nga pala, guys, ha, kapag ka nag-book kayo sa may Klook, talagang basahin yung mabuti. Kasi, alam nyo, isa itong Hong Kong sa may pinaka, may komplikado na SIM card. For example, may makikita kayong mura, 300 or 200. Tapos, yun pala, eSIM siya. So, hindi naman kami gumagamit ng eSIM. Tapos, meron naman, hindi pala sa may airport yung pick up. Nasa may ibang bansa pala. For example, ang pick up nasa may Bangkok na airport or nasa may China, parang ganyan. Or nasa Malaysia. So, ganun siya.
So, tignan nyo mabuti. Dapat ang makuha ninyo, airport pickup dito mismo sa may Hong Kong. So, ito na yung SIM card natin. So, ganun nga pala dito. Kanya-kanyang lagay dito, guys. Pero sana ngayon, makuha natin ng mas mabilis. Kasi last time, ang tagal, 10 minutes namin siyang siniset up. Ayaw. So, nagpatulong na kami. Dito, hindi kayo tutulungan, guys. Hindi kayo nahihirapan. Ang kinuha nga pala naming SIM ay Y-SIM. So, ito siya. Guys, tapos na rin tayo sa may SIM card. Again, medyo komplikado yung talaga yung SIM card. And then, medyo matagal yung procedure. So, tignan nyo na lang, or I mean, sundin nyo na lang talaga instruction na nandoon. And then, kapag hindi nyo talaga magawa, or talagang nalilito kayo, or ayaw pa din, magpatulong na kayo kaysa humaba yung oras nyo doon. Ngayon naman, maghahanap naman tayo ng ATM machine. Kasi, ganun na nga ngayon, guys. Hindi na nga talaga kami nagpapapalit. Dati kasi nagpapapalit pa kami. For example, peso to USD, tapos USD kung saan bansa pupunta. So ngayon, hindi na. Kasi ang konti lang naman ng difference kung meron. Baka nga mas mura pa to. So hindi na rin kami nagko-compute, guys. Kasi ito, iwas stress na rin. Kasi kapag magpapalit pa tayo ng USD, grabe, pupunta pa tayo ng banko. Or kami, pumupunta pa kami sa may monumento, parang ganyan. So ito, hindi na. Diretso na. So kapag withdraw na tayo, so ang winidraw natin ay 2,000 HKD. And then ang nabawas sa account ko ay 15,035 or 36. So, kinumpute namin siya kasi kung bibili tayo sa may Pinas, halimbawa, peso to HKD diretso sa may banko, ang rate niya ay 35. Dito kasi pumatak na rate niya ay 7.5. Kasi nga, kasama na doon yung charge na 300. So, okay na din, di ba? So, 300, kumbaga yung nalugi sa atin. Pero kasi, kung doon nga tayo magpapapalit sa may Pilipinas, yun nga, mahaba pa yung pila, ganyan. Tsaka ano, ang daming tanong, diba? Oh, ang daming pagtanong, ang daming mong pipirmahan. Kapag sa banko. Ngayon, kung gusto mo doon sa may tinatawag nilang parang black market, yung hindi naman siya, ano tawag nito, hindi siya sa banko, yung sa may bilihan talaga ng mga dollar whatsoever, mababa din. I mean, mas mataas din naman yung bili. So, okay na yun. And then, guys, nandito pa tayo sa may airport. Ang totoo, hindi naman kami nag-research kung same ba yung rate sa airport at saka sa may sa may labas. Kasi syempre, di ba, kapag pera talaga, pagka dito nagpapalit, mas mababa. Eh, ATM naman to, so inisip namin, baka hindi naman ganun. Tapos, yung banko pa, hindi rin kami nag-research kung anong banko yung may pinaka mataas or mababang rate. So, ngayon naman, ang next natin gagawin, kailangan namin mag-top up dahil meron na nga kaming Octopus card. Pero wala na siyang laman, naubos namin siya last time. So, yun naman yung susunod namin gagawin. Ang dami, no, guys, no? Grabe. Ang daming ganap dito, no? Guys, dahil meron na tayong pera, HKD. So, ngayon naman, nagpapatop up na si Enzo. So, ito nga pala, city train to, ha? Papunta sa may Hong Kong City. Ganon. So, pero kami, dahil nga nagtitipid kami, magbabas lang kami. Kasi laki rin naman ng difference, guys. And then, ang aga pa, 11:30 pa lang. Dito sa Hong Kong, guys, naku, Diyos ko, kahit sa Taiwan, napaka-strict nila pag sinabing 3 p.m. ang check-in, 3 p.m. talaga. So, parang pamatay oras na din. So, ayan guys ha, kung meron na kayong Octopus card, ganun na lang din gawin nyo. Dalin nyo na lang din, tapos mag-top up na lang kayo. Kasi kung hindi, kung bibili na naman kayo ng bago Octopus card, parang nagre-range siya ng 300 to 400 pesos. Sayang naman, eh dalawa pa naman kami ni Enzo, diba? So, ang laki na matitipid ninyo kapag gagamitin nyo pa rin yung luma ninyo Octopus card. Kasi imagine ito, oh. Kailan pa yan? Negative 17 ako. 7 months na yata to. Tapos, ang nakakatawa dun, si Enzo, nung papunta na kami ng airport last time, nung punta namin dito ng April, na negative siya. Pero diba, nakasakay pa din siya ng bus. O ngayon, dahil nagpa-load na siya, siningil siya. Hindi mo taga matatakbuhan, guys. Hindi mo matatakbuhan ang utang, guys. Kahit anong gawin nyo, hindi natin matatakbuhan ang utang. Talagang babayaran at babayaran talaga natin dapat. 7 months ago na yun, ha? So, kayo, punta na tayo sa may bus. Yung nga palang hotel namin ay nasa may Jordan na MTR station. Hindi kami doon sa may Chimshachu. Guys, magto 12 noon, pero hindi mainit. Malamig siya, kaya tingnan nyo, oh. Karamihan dito, naka-long sleeves talaga. So, diba, parang nakita namin parang 22 degrees Celsius. And, tanghaling tapat yun, guys, sa alas 12. So, paano pa mamaya?
That's why we love Hong Kong. Ang sarap maglakad-lakad. Pero tingnan mo, parang ma-foggy or puso. Parang fog-foggy. Foggy na siya, oo. So guys, ito ha, kapag ka naman pupunta kayo sa may Chongqing Mansion, ang sasakyan ninyo ay A21. Ayan, A21 sasakyan nyo. Kasi nga kami, hindi naman kami sa may Chongqing Mansion. Kaya A22 tayo. Ayan o, A21. Ang dami sumasakay dyan guys. Kasi nga karamihan papunta ng Chongqing Mansion. Guys, waiting na tayo dito ng A22 bus. So ayun yung ngayon lang namin nakita na parang nag-a-accept naman pala ng credit cards. So yun kasi yung gusto namin dun sa Miss Singapore. Kasi kahit dun sa mga trains, itatap mo lang yung credit card mo. Hindi mo na kailangan bumili ng Octopus card. So dito, pwede rin pala. So next time, alam na namin pagbalik tayo. Guys, lumipat tayo dito sa may pila na A21. Kasi dito sa may A21, parang halos kada 5 minutes merong bus. Yung A22 kasi wala. And then, upon checking, nakita ko na yung station na bababaan namin, yung Jordan, dadaanan din ng A21. So, mas maganda yun kasi mas mabilis dito. Ayan o, kanina pa yung mga naghihintay dun sa A22, hindi pa nakakasakay. Etong A21, nakakatatlong bus na. And then, ito puno na, meron na kagad nakabang na A21. So, ayan, kapag sa Jordan kayo, pwede mag A21. Dito sa may A21, yung mga pupunta ng Chongqing Mansion, yung sa may dati naming accommodation, sa may Yau Ma Tei. And then yung sa may Jordan. Guys, finally nga nandito na uli tayo sa may Hong Kong. At nandito tayo sa may Victoria Harbour. Ito talaga yung pinaka-favorite place namin dito. Ang sarap lang dito mag-chill. Lalo na ngayon, grabe. Ang lamig na dito, guys. Today is November 20. Yan ang lamig na. So, paano pa pag December to February yan? So, anyway, sige, mag-recap na tayo kasi medyo nakakalito talaga ngayon. Ewan ko ba, pangalawang punta na namin, pero mas nalito kami this time. So, simulan natin. Pagdating sa may requirements sa Pilipinas, wala namang nangahanapin. Yun na nga lang i-travel. So, kapag ka lagi naman na kayong lumalabas ng bansa, kahit nga yung hotel, hindi nahahanapin. Pero, syempre, dapat meron kayo, ha? So, ibig ko lang sabihin, hindi na ganun kahigpit sa mga hindi naman first-time traveler. Pagdating dito sa may Hong Kong, ang hahanapin lang sa inyo, if ever, yun lang din inyong hotel booking, and then yung return flight ninyo to Manila, or kung saan man kayo pang lugar pupunta. Wow! Yung SIM card, guys! Naku, napaka-komplikado rin ang SIM card. Ang dami nyo itong pagpipilian. Pero kami, ang binili namin, ang inabail namin sa may Klook ay yung Y-SIM. So, again, basta lahat ng tungkol sa Klook, alam nyo na yan. Meron kaming promo code, Go With Mel, para magkaroon kayo ng 5% discount sa lahat ng activities and hotels all over the world. And then, ayun na nga. So, una, ang dami kasi choices, tapos hindi naman lahat dito sa may Hong Kong yung pick up. So lagi niyo yung tatandaan, dapat yung pick up niyo dito sa may Hong Kong na airport para hindi kayo magka-problema. Plus, ang hirap din yang i-activate. So konting pasensya, basta sundin niyo lang yung procedure. Alam niyo talaga tatagal kayo ng 10 minutes as in ang dami niyo pang fine-fill outan doon sa may cellphone ninyo na details, ang dami niyo fine-fill outan. Ngayon, kapag hindi nyo na talaga maintindihan, okay na yung magtanong na kayo kasi tumagal kayo ng matagal, sayang naman. Now, next naman, yung pagpunta naman sa my city center. So, meron doong mga buses and then meron din namang mga trains. So, syempre, kung nagtitipid kayo, pwede kayong mag-buses. So, katulad namin, 200 plus lang, nag-bus kami. So, kapag ka doon kayo sa may Tsim Sha Tsui, ano ba yan? Hanggang ngayon, hindi namin ma-pronounce. Pagka doon kayo sa may Tsim Sha Tsui, lalo na kung mag-stay kayo sa may Mirador Mansion and then Chongqing Mansion, ang sasakyan ninyo ay A21 na bus. Katulad namin, hindi sinakyan namin. Basta doon kayo sa may area na yon, sa Nathan Road, dadaan yung A21 na bus. And then, pagdating naman sa may pera, kami, mas advice na namin para hindi na kayo ma-stress before palang pumunta sa ibang bansa, mag-withdraw na lang kayo. Kasi kung meron mang difference, guys, as in konting-konti lang, siguro 200 to 300 pesos,
wala pa kayong stress kaysa pupunta pa kayo ng bangko ninyo magpapapalit pa. Next, yung credit card nga pala, pwede na rin siyang gamitin. So nagulat nga kami, akala kasi namin hindi. Sa may Singapore kasi pwede siya. So mas convenient siya, tap na lang kayo ng tap ng credit card. Hindi na kayo bibili ng parang Octopus card. So ayun, meron kasi rito Octopus card. So yung papalang Octopus card, kapag ka meron na kayo, nagamit nyo siya last time na punta ninyo, kami parang 7 months na, pwede pa rin siya, pinaloadan lang namin siya. So ganun lang, punta lang kayo dun sa may MTR station and then meron doon magta-top up. Actually, feeling ko lahat ng MTR station pwedeng mag-top up. So ayan guys, medyo komplikado lang talaga. Sobrang komplikado nung SIM card. Pangalawa, yung talagang transportation. So mag-research kayo kung saan kayo dapat bumaba. Tandaan nyo na lang yung mga bus stop number. Meron yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Mga ganun. Yun na lang yung tandaan nyo para hindi kayo malito. Kasi kapag ka, although, meron dito yung mga distance, for example, bus stop 10 and 11, as in walking distance lang. Pero sayang naman kung maglalakad pa kayo, lalo na kung meron kayong mga bagahe. So yun lang naman yung komplikado. Pinaka-komplikado lang talaga rito, SIM card. At saka nga, yung transportation. And then, of course, lastly, yung hotel. So kayo bahala kung talagang mura talaga sa may Chongqing Mansion. Go for it. Pero kami, yung hotel namin ngayon na pinag-istayan ay 2,200 pesos lang din. Nandun kami sa May Jordan na area. Walking distance lang, nilakad lang namin ito. Mga 15 minutes walk lang. Asarap naman nga dito maglakad. So, papakita namin sa inyo sa susunod namin na vlog. Kasi kung natotrauma na kayo, nakapag-stay na kayo sa may Chongqing Mansions, or natatakot kayong mag-stay doon kasi sa mga reviews na nahanap ninyo, meron pang mga murang hotel. Hindi nga lang doon sa may pinaka-center na yon. So, ganun yung katulad ng ginagawa namin. Pangalawang punta na namin this year dyan sa may Hong Kong. Hindi kami doon nag-stay. So, yung una namin sa may Yes Inn, sa may Yau Ma Tei. And then ngayon naman, dito naman kami sa may Jordan. Ipapakita namin yung hotel sa inyo sa susunod na episode. So, ayan po. Maraming salamat sa panonood din nyo. Panibagong series na naman ang aabangan ninyo. And this time, dito naman tayo sa Hong Kong. So, wala tayong masyadong ganap. Talagang food trip lang. And then, dadali namin kayo sa mga night market. So, ganun lang tayo. Tipid na tipid lang tayo. Kasi, nakapag-Disneyland naman na tayo. And then, nakapag-Ocean Park na tayo. So, again, magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa natin. Hong Kong Travel Vlogs. Bye, everyone.